Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dadus, and for today's video, we are going to unbox the Gigabyte G24F gaming monitor. And just to let you know, I was able to buy this sa Shopee, but leave ko na lang uli sa description below kung saan ko siya nabili at kung magkano. And without further ado, before natin itong i-check or i-unbox, check na natin yung mismong box nitong monitor. So as you can see here, nakalagay dyan is Gigabyte. Yan nga, yung pangalan or yung code name nitong monitor, which is G24F. So dito sa box, makikita rin natin, this is a 24-inch 1080p or Full HD monitor. So yan yung size niya, 60.4 cm. So ito yung mga features niya, ano? 165Hz, IPS, Super Speed, Smart OD, Game Assist, OSD Sidekick, Auto Update, Flicker Free, HDR Ready, tapos iSafe Certified na daw siya. So ito mismo yung itsura nung gaming monitor. So mamaya makikita natin yan pag na-open na natin itong box. So, sa ibabaw, so yun yung nakalagay sa ibabaw ng box. And then sa side, tayo. So, ito yung may sticker dito. So, yun yung mga information. Ito sa side, www.gigabyte.com, yun yung website ng Gigabyte. So, sa kabilang side naman, ayan. So, yun yung mga nakalagay dito sa kabilang side naman. So, check naman natin yung sa likod. So, bali, ito naman yung likod ng box. So, halos same lang din yung itsura niya sa harap. Ang pinakaiba lang din dito is makikita natin yung picture ng likod nung monitor. So, yun siya. So, let's go ahead at i-unbox na natin to. So, bali dito, makikita natin meron siyang seal na Gigabyte. So, cut natin to. So, yun siya. And then, meron siya dito. Ito, ipapull natin to para ma-open natin itong box. So, no, medyo mahigpit siya. So, pasensya na rin, no, kung medyo shaky yung video kasi hindi ko muna ginagamit yung tripod. So, yun siya. And then, open natin ito. Medyo mahigpit siya. Yan siya. Yeah. Open na natin to. So, based dito sa picture, ito daw yung tamang way para i-open natin or i-unbox natin itong monitor. So, as you can see, meron siyang step 1 to 8. And yung step 1, yan, step 2, and step 3, step 4, and then yan, step 5, step 6, yan, step 7, and step 8. So, let's go ahead and do this. So, ito na ulit siya guys. So, kakatapos ko lang tanggalin yung styrofoam. So, ito na yung mga kasama dun sa package. So, check natin to. So, this one, ang nakalagay dito is USB 3.0 cable. So, yun yung itsura niya. And then, this one, this is the DP cable or display port cable. So, siya. And then we have here is the HDMI cable. So, bali kompleto, no? In fairness,
gigabyte. So, kompleto na lahat. Yan siyang DisplayPort, USB cable, tsaka HDMI cable. Which is really nice. So, this one is the warranty card yata ito, or the manual for installation guide. So, mamaya babasahin ko yan. And then, I believe this is the, ito yung power cord yata. O tama, ito nga, power cord. So, yun siya. So, dalawa yung, so, yung itsura ng power cord niya. So, may parang meron siyang wire dito. I think para sa, ano yata, siguro para sa ground. Something. Tabi natin yan. And this one, oh, another power cord. So, dalawang power cord pa lang kasama, ano? So, grabe, sobrang galante ni Gigabyte. So, may dalawang klaseng power cord siyang pinrovide. Siyempre, sa iba't ibang bansa kasi iba-iba rin yung power cord na ginagamit natin. So, ayun siya. So, I think ito yung stand sa likod no monitor. And then, I think this is ito na yung pinakapaa ng stand. So, check natin to. Open ko yan. So, as you can see, ito na mismo yung monitor. So, meron pa siyang takip. Ito ulit yung stand sa likod. So, check na natin to. So, yun na siya, guys. So, before natin to i-assemble, pakita ko din sa inyo yung mga saksakan sa ilalim. So, yun siya. Ito yung saksakan ng display port. Yung dalawang HDMI port. So, HDMI 2.0. Yung merong version itong monitor na to. So, meron din siyang parang headphone jack. So, ito, meron siyang yung USB 3.0 na port. So, yun siya. So, yan. Meron dito other information. So, manufacture date daw niya is March 2021. So, medyo latest pa siya. And then, dito naman yung lagayan nung power cord. So, dyan mo siya ilalagay. So, let's go ahead at i-assemble na natin to. So, ito na siya, guys. So, kakatapos ko lang ikabit yung stand dun sa likod ng monitor. So, madali lang naman siya ikabit. Very straightforward lang. So, meron siyang lock dito. Ano, make sure nakababa to. So, kakabitan natin yung mismong feet ng stand. So, bali ito yung feet or yung paa ng stand. So, yun siya. Lagay dyan, gaming series. So, ito yung mismong feet. So, check natin yung ilalim. So, yun lang din. Very simple lang din yung design niya. So, kabit na natin ito dito. So, bali ngayon, ihigpitan na natin yung screw dito sa ilalim ng feet ng stand. So, yun siya. Make sure secure siya. Yun siya. Madali lang naman siyang ikabit. So, okay na yan. Hindi naman kailangan sobrang higpit. Ito na siya, guys. So, kakatapos lang natin siyang i-assemble. So, let's go ahead. Antagalin na natin yung cover ng monitor. Ano natin to. So, yun na mismo yung itsura ng monitor. So, very simple lang din, no? Very minimal lang yung design niya. So, it has a matte black na color. And ito sa gitna nung, sa may baba ng monitor, we could see the Gigabyte branding. So, ito ulit yung stand niya. So, V-shape lang siya. So, ngayon naman, let's go ahead at check naman natin yung likod ng monitor. Bali sa ibabaw naman ng monitor, ito yung makikita natin. So, dyan sa stand, meron siyang branding ulit ng Gigabyte. And sa ibabaw, meron siyang parang grill dyan. Parang exhaust ng monitor. So, yan yung top view ng monitor. So, ito naman yung likod na ng monitor.
As you can see here, I think this is the yung parang power button eh. Or at the same time, siya rin yung parang joystick o yung pag-navigate ng menu nitong monitor. So, yun siya. Dito sa ibabaw, meron din siyang branding ng Gigabyte. So, glossy, no? Yung part na to sa ibabaw. Pero sana ginawa na lang din nilang matte para hindi masyado siyang fingerprint magnet. So, meron siyang plastic dito, pero siguro hindi ko natatanggal yung itong plastic para hindi siya magasgasan. No? So, yung sa likod. And dito sa side. So, may makita tayo dito yung pangalan ng monitor. G24F. So, na yung itsura ng monitor sa likod. So, dito sa likod ng stand, meron din siyang cable management dito. No? Sa likod. So, yun siya. Bali, yan yung itsura ng monitor sa likod. So, bali, ito nilit siya, guys. So, after doing the unboxing, and at the same time, patapos din natin siyang i-assemble or i-setup. So, ngayon naman, itetest na natin itong monitor na to. So, as you can see, naka-hook up na siya dito sa Xbox Series X ko. Ang main reason talaga, no, kaya ako binili ito, eh, since this monitor supports a higher refresh rate, no, up to 170Hz. So, more than enough na siya, no, para dito sa Xbox Series X ko. Kasi itong Xbox Series X o yung mga other next generation console katulad ng PS5 supports up to 120Hz. Of refresh rate. So, yun nga lang, ang monitor na to is up to ano lang, no, full HD or 1080p yung resolution niya. Eh, since yun nga, mahal pa rin kasi yung ano eh, yung mga 4K TV na may 120Hz. So, ang pinakamura yatang nakita ko is nasa around mga 35,000 yata, no. So, medyo pricey talaga siya. And ang plano ko rin sanang bilhin sana is at least a 1440p or 2K display. Pero for me, medyo namamahalan pa rin ako. Nasa around, ano siya, almost 17 or 18,000 yung price niya. Eto, nakuha ko lang to, no, at around 10,000 pesos. So, for me, okay naman yung full HD. Wala kang magiging problema sa ano, sa full HD or 1080p resolution. Kasi na-try ko rin laruin tong ano, tong Xbox Series X ko, meron namin akong 4K TV. Ang nakita ko lang ng advantage, no. Syempre, if you are playing in a 4K TV, is mas malaki yung ano, yung screen, no. Mas malaki at saka napansin ko mas vibrant yung color niya pag naglalaro ka sa ano, sa 4K TV. Mas lamang, no, yung color talaga when it comes sa 4K TV. Pero napansin ko din naman pag dito ka naglalaro sa monitor, napansin ko mas sharper yung image, and at the same time parang mas smooth yung ano niya, yung performance niya pag sa monitor siya. Yun nga lang, hindi siya kasing vibrant sa 4K TV, pero for me, more than enough naman na yung color na pinapakita niya sa akin right now. Kumbaga, enough na sa akin. Basta as long as sharp naman yung mga images, clear yung images, at the same time, maganda naman yung performance, no? Mas smooth yung performance. For me, mas okay na yun. So, bali, papakita ko lang din kung paano ko na-set yung Xbox Series X ko to full HD and 120Hz refresh rate. So, dito, punta tayo sa settings. And then sa general, punta tayo dito sa TV and display options. So dito nakaset na siya to 1080p. And then yung refresh rate niya is 120Hz. So dalawa lang yung pagpipilian mo. Either 120Hz or 60Hz. So paano ko na-set yan? Bali, ang ginawa ko lang, pumunta ako dito sa video modes. So dinisable ko lang tong allow 4K. So after kong i-disable tong allow 4K, nakaset na siya, no? So, lumabas na yung option dun sa refresh rate to 120Hz. Kasi kanina nung sineset up po siya, 60Hz lang. Pero nung dinisable ko to, lumabas na yung 120Hz na option.
So dito sa general video modes, so dito naka-allow yung 50 Hz sa akin. And then naka-allow din yung variable refresh rate. So naka-enable siya. So itong allow YCC, so hindi ko na siya ginalaw. So naka-disable siya. And then naka-allow yung HDR10 at saka auto HDR. So itong monitor na to is capable din daw siya ng HDR, pero based dun sa mga nabasa ko, no, hindi naman daw ganun, kumbaga parang mababang klase lang ng HDR capability yung monitor na to. So hindi naman ako nag-expect ng too much, no, when it comes to yung quality ng HDR nitong monitor na to, since budget nga lang tong monitor na to. So for me, yun nga, hindi naman ako nag-expect too much, pero may HDR daw siya. So yan yung settings ko sa general video modes. And dito sa video fidelity and overscan, so dito wala naman akong ginalaw. Sa dito sa overrides, naka auto detect siya. Itong color depth, naka 8 bit siya, since itong gigabyte monitor nga na to is capable of 8 bit, so saktong sakto lang siya. Then yung color space niya naka recommended lang, so wala na akong ginalaw dito. Then kung pupunta man tayo sa 4K details, so obviously since naka disable yung allow 4K, so yan lang yung lumalabas sa kanya. So, ang daming mga naka-disable sa kanya. So, yun siya. Then, so, yun lang. Yun lang yung, ano, yung ginawa kong setting para maset ko tong Xbox Series X ko to 120Hz refresh rate at 1080p dito sa monitor na to. So, bali para ma-access mo yung menu netong Gigabyte monitor, pe-press mo yung power button sa likod. And then, pe-press up mo yung joystick. Para punta sa settings. So as you can see here, nakalagay dito yung resolution niya is 1080p. And then yung refresh rate niya is 120Hz. So, kumbaga nakaset na talaga siya, no, sa ganung ano, resolution at refresh rate. So yun na, press ulit natin to. So pakita ko lang din sa inyo yung settings, no. So nandito tayo sa gaming. So sa gaming, ito yung mga makikita natin. Black equalizer, super resolution, display mode, overdrive, and freezing premium. So meron na pala siyang freezing premium. Actually, hindi pa masyadong familiar, no, sa freezing premium. Pero dito naka-on na siya by default. So yan yung mga laman nung sa gaming. And then sa picture naman, meron siya ditong iba't ibang klaseng picture mode. So may standard, FPS, so yun, RTS, RPG, movie, reader, sRGB, tapos custom 1, custom 2, custom 3. So yun siya. Pero talagang ginagamit ko pang gaming is itong standard lang. Baga more than enough na itong standard. Yun sa display, so yun yung laman niya. Input, overclock, HDMI, RGB PC range. So hindi ko ginagalaw itong mga to, eh. Baga, wala pa akong ginagalaw dyan. So, system, audio, OSD settings, quick switch, other settings. So, pasensya na kayo guys kung hindi ko na mapapakita yung iba. So, I'm just giving you an overview ng settings na itong Gigabyte monitor. So, ayan siya. Sa language, meron siyang English. Yan, iba't ibang languages. Tapos, may save settings din siya. Save settings 1, 2, 3. And then, kung gusto mo siyang i-reset or sa factory, factory default settings niya. So ito, reset all lang. So yun lang guys. So yan yung mismong setting dito sa Gigabyte monitor. So as you can see right now, we are testing this Gigabyte monitor using the Xbox Series X. Yun nga lang, unfortunately wala akong game that supports a 120Hz or 120 frames per seconds. Kasi itong game na nilalaro ko right now, which is Gears 5 or Gears of War 5, only supports up to 60 frames per seconds. So, ayan siya. Pero based naman sa nakikita ko ngayon, very smooth, tsaka very sharp yung graphics niya, no? Yung nga lang, ang compare dun sa 4K TV, kung saan ko siya dati nilalaro, mas vibrant ng konti yung color niya. Pero dito, okay din naman yung color para sa akin. Kumbaga, passable naman siya. Maganda naman din yung color niya, no? Hindi naman washed out or something. So, sakto lang din. Iba lang din kasi talaga pagka, yun nga,
sa 4K TV, parang mas vibrant ng konti yung color niya. So, yun nga, for me, okay naman siya. So, yun nga, ang smooth lang nung ano, no? Nung itsura niya. Hindi lang masyadong halata dito sa video, pero very smooth yung ano, yung itsura nung ano, or kung yung mismong gameplay niya, no? Very smooth. And at the same time, yun nga, very sharp and clear yung image niya, no? Eh, since itong Gears of War 5 or Gears 5 is, ano talaga siya, fully optimized siya for the next generation console. So, yun siya. And alam ko rin yung mga games na capable for 120Hz is the Call of Duty Black Ops. So, wala pa ako nung game na yun. And hopefully, makabili na ako nun. Hopefully, within this year, pag nag-budget ako, para mas lalo kong matest, no, yung higher refresh rate capability na itong Xbox Series X tsaka nitong monitor na to. So, yun siya. And before I end this video, gusto ko lang din humingi ng sorry, or I would like to apologize, no, for the background noise. Kasi right now, while filming this video, malakas kasi yung ulan sa labas. So, pasensya na guys kung maingay yung naririnig yung sound sa background. So, ayun lang. Again, if you're interested to buy this Gigabyte monitor, leave ko na lang ulit sa description below kung saan ko ulit siya nabili at kung magkano. Anyways, I hope you like this video. Thank you for watching. Stay safe and have a good one.